Hello, good morning. Cora Sakdalan po ito. Today po, gusto ko sanang i-share sa inyo yung nangyari sa, yung sa husband ko. About dito sa angiogram, angioplasty, procedure. Baka po kasi marami na ganito ang kaso na may matutulungan kami or makakakuha kayo ng idea from sa amin, sa history na nangyari sa amin. Kasi ang husband ko po, nagkaroon siya ng pananakit sa dibdib at saka sa likod nung kami ay after Holy Week po yon. So after Holy Week, nasa bakasyon kasi kami noon, umuwi kami ng province. Tapos nung bumalik kami ng Cavite, nagpa-check up siya. Mga after a week na po yun bago nakapagpa-check up. Sabi ng doktor, i-ECG niya. So sa ECG, nakita po ang result. Hindi maganda yung result. Kasi sabi ng doktor, mayroon daw bumabang portion na ganun. Dapat daw kasi yun, mapantay-pantay ganun. Parang nakikita daw niya, parang may panghihina ng ng dugo dun sa puso. Yung ugat ng dugo, parang ganun. Yung flow ng dugo. Sabi niya, para sinuggest niya na magpa 2D echo si husband. So, ayun, binigyan siya ng request ng 2D echo, hindi pumunta kami sa GentryMed, malapit lang po sa amin yun. Pagkatapos po ng 2D echo, nung lumabas na yung result, pumunta ulit kami sa doktor, Tagaytay Medical Center, nandun po yung doktor niya. So, nakita doon, nung doktor, sabi niya, hindi ako masaya sa result mo. Sige, bakit dok? Ano nangyari? Sabi niya, hindi maganda yung result ni husband. Sabi niya, mas maganda. I-advise ko kayo magpa-angiogram. Sige dok, bakit ano ba yung ano? Kasi yung EF daw, 43% lang yung kay husband. Dapat daw yun, 50 to 70. So nag-research ako, ano ba yung pagkakaano? Sige, konti lang naman yung difference. 43, tapos 50 to 70, di ba? Makunti lang yun. Tingin ko, walang masyadong kaso yun. Pero sa doktor pala, may kaso yun. Tapos, ayun po, sabi niya, magpa-angiogram kami. Ayun na, nagsimula ng aming, talaga iyakan kami ni husband nun. Kasi bakit ganun? Parang bakit, kasi natatakot siya dahil merong history ang family niya ng heart problem. Kasi yung papa niya, namatay sa heart attack yata yun. And then yung mga kapatid ng papa niya, plus heart daw yun yung problema. So akala niya nakaligtas na siya dun sa heart problem. Grabe laki ng iPad ko. Ayun, tapos sabi ko, ano ba yung nangyari sa papa? Siyempre nag-investigate na ako sa history ng family, ganun. Tapos yung kanwento ni may padir. Tapos ayun, nung sabi ng doktor, bibigyan ko kayo ng referral, OPD, department, gano'n. So, sabi ko, sige dok, bigyan mo kami, baka pwede ba yung charity, gano'n. Sabi niya, pwede naman, kaya lang pipila lang talaga kayo. Tapos yun, may pinuntahan kaming dito sa may, Quezon Avenue ba yun pa? Quezon Avenue? Yung pinuntahan natin? Hindi ko i-mention yung hospital, no? Pero meron kasi isang doktor, kilalang pag-amutan ng may mga sakit sa puso. Siguro alam niyo po yun. Meron ni-refer sa amin, yung kaibigan namin, na doktor na doon nagki-clinic, taga Bataan din. Kasi husband ko po taga Urani, Bataan. So pumunta kami doon sa hospital na yun. Hindi ko na rin po i-mention muna yung hospital. Pwede nyo lang po akong tanungin. I-message nyo lang po ako dito sa YouTube para masagot ko po kayo. Pumunta po kami, pero private po yon. Yung hindi kasi kung pag charity daw, maaga pa daw ang pila, dapat nandun na. So, hindi namin alam pati yung procedure ng charity. Hindi ko na rin mas research na mahaba dahil gusto kong mapacheck up si husband. So, pumunta kami doon, cardio din yon. So, sabi ng doktor, chinek up siya. Sabi niya, nasan yung to the echo, pinakita namin. Sabi niya, kailangan talagang magpa-angiogram para makasigurado tayo. Sabi ng doktor, mabait naman yung doktor kasi taga same province ni husband. Kaya lang sabi ko, magkano ba yung dok, yung angiogram na yun? Sabi niya, 67 to 68,000 daw. So, ang mahal naman, grabe, laboratory lang pala yun, sobrang mahal. Kasi daw may pinapasok daw yun sa ugat, tapos makikita na yung loob nung heart mo, yung mga arteries na hindi na nagpa-function or may mga blockage makikita daw doon. So, kaya mahal daw talaga yung procedure na yun. Sabi ko, kunwari dok, may nakita na bara or blockage dun sa arteries, anong mga magkano kaya ang magagastos? Sabi niya, per artery,
per stent, ganon. Pag may nakita daw na isang ugat na barado, per ano, isang stent yon, 350,000 daw. Ay, grabe, sabi ko, sobrang mahal. Paano po to kung tatlo? E di 350 times 3. Oh my God, sabi ko, hindi kakayanin yon. Siyempre, di matapos yung aming pa-check up, wala, umuwi kami Luhaan kasi hindi naman namin kakayanin yun. Isipin pa lang namin na ano, magkasa kami kukuha nung ano, 68,000 nga, mahal na. Ipaano pa pag may makita? Siyempre, iniisip mo, pag pinakita mo, pinalaboratory mo, nakaredy ka rin dapat dun sa pag may nakita. Kasi kung may makita at hindi mo rin ipagawa yung pampatanggal na nung ano, nung blockage, siyempre, mas lalo mong pinag-worry yung pasyente kasi hindi mo naman pinatanggal, ba? Diba? So, sabi ko, paano nang gagawin natin? Ako, umuwi kami, nag-taxi na naman kami, pumunta dito sa yung lugar ng hospital na yun, kilalang hospital. Tapos, nag-inquire kami sa, ano, sa, syempre, sa murang hospital, nag-inquire kami. Pag-inquire namin, may, ano, sabi, ma'am, charity po ba o private? Sabi ko, paano po ba pag-charity? Ah, pipila po kayo, ma'am. Sabi niya, pero medyo matagal-tagal po yun kasi first come, first serve po doon. Kasi nga, pipila po kayo doon. Ganon. Sabi ko, ah, so matagal pa po yun. Sabi niya, opo. Kasi nga, pila-pila po. Dapat maagang-maaga po kayo. Pila na, ganon. So, habang ako'y nag-ano, sabi niya, eh, paano po pag-private? Sabi ko. Sabi niya, ah, kukunin ko po mami yung number niyo. Tapos, bibigay ko po sa doktor. Sabi niya, ganon. Hindi, binigay ko. Nakatasakay pa kami sa taxi noon. Sabi ko sa husband ko, galing kami doon sa isang kilalang hospital na malaking hospital din dito sa Quezon City ba yun pa? Hindi ko alam kung Quezon City yun. Tapos, isabi niyo. O Quezon City na nakakasakop noon. Kilalang hospital ng mga sakit sa puso yun. Tapos sabi ko, pero hindi ko na po i-mention yung hospital no, kasi baka bawal yun. Kaya baka mamaya kung ano-ano ma-mention ko eh. Tapos, nung pag-ano ko po, pumunta kami dun sa isang hospital naman na pinuntahan namin na murang hospital. Ang alam ko mura, siyempre. Kasi, ano yun, maraming pag walang pera, dun din talaga natakbo. Nag-ano ako kami dun, pumunta kami dun sa hospital na yun. Dito naman sa Manila. Malapit sa Manila yun. May hospital dito sa Manila. Basta maraming yung pag-amutang mura. Mura, na maraming charity, yun po yung hospital na isang pinuntahan namin. Sabi naman nung ano, nung hanggang guard lang kami, sabi nung guard, naku ma'am, sabi niya, ito po ang link, mag-register po kayo dyan, tapos mag-create kayo ng account, tapos dyan po kayo mag-online schedule. Naku, mga 2 days na, hindi pa po kami nakaka-schedule. Tapos sabi ko, try natin yung ano, bago kami makarating ng bahay, kasi umuwi na rin kami Luhaan noon after nung pumunta kami sa isang malaking hospital na puntahan talaga ng mga charity. Umuwi rin kami Luhaan kasi wala rin kami nakausap. Binigyan lang kami ng link, nag-register kami, tapos over limit daw yung ano, yung araw na yun, hindi ka pa rin makakapag-schedule. Nung on the way na kami pa Cavite, malapit na kami dumating ng Cavite, nakita ko may message. May doktor na nag-message galing dun sa hospital na malaking hospital dito nga sa malapit sa Maynila. Sabi niya, "Ma'am, kayo po ba yung kayo po yung tumawag sa ganitong hospital? Ako po yung doktor dito sa hospital na to. Ano po yung maitutulong ko? Pwede po ba kayong tawagan?" So sabi, "Ay sige, Doc, ako na lang po ang tatawag." So nag-usap kami through Viber. Tapos yun na nag-usap kami, sabi niya, ano po bang situation ni husband? So lahat ng kinuwento ko na, lahat kung paano nangyari, lahat from the start kinuwento ko na. Tapos nung after na makwento ko, sabi niya, ganito ma'am ang gagawin natin, ganito po yung kung okay po sa inyo ito, ganito yung gagawin, ito yung possible na magastos, ito yung angiogram procedure, kung magkano. Na-compare ko, medyo mababa sa una kong sa unang hospital ko na inquire na isang kilalang hospital sa Quezon City na about sa heart. Mababa kumpara doon. Kasi doon, isang blockage 350, tapos ang angiogram 68,000, tapos per stent daw yun 350,000 isang bara na ugat, 350 plus professional fee na 60,000, ay di 350 plus 60, kinumpit ko 410 plus 68, 478 na, sobrang laki, di ba? Ay dito sa isa kong nakausap na inisip ko kasi na baka may isang bara lang.
So, dito sa isa, na hospital na tumawag yung doktor, sabi niya, 50 ma'am yung angiogram, tapos isang bara, kung kunwari may makita tayo kay husband, possible na magastos natin, mga nagre-range yan sa 250 to 270,000. Mag-ready kayo ma'am ng 350,000. Kung isang may isang bara tayong makita, sana wala tayong makita, sabi ng doktor, sana wala, yun din ang piniplipray namin, na sana wala, walang barang makita, pero if in case lang po ma'am, na mayroong barang makita, kunwari sabi natin may isang barado, na major arteries, ito mga 250 to 270,000, sabi ko, oh baka not bad na yun, baka sobrang ano, sabi, baka medyo maliit-liit, kasi pangalawang hospital to, isang medyo mura ng hospital to eh, baka ikakumura na nga to kasi yun na nga yung ano, kasi tinignan ko sa online, tapos may mga mga vlog na yun na sinisearch ko, medyo mura-mura yung para pag kinumpere mo, medyo mura-mura 250 to 270 plus sabihin mo 50,000 ay dilalabas 320, sabi ng doktor mag-ano po kayo ma'am ng hanggang 350 at baka kakasya na yan, kung isang ugat lang naman ang makikita natin, kakasya na yan. Sabi ko, sige Doc. Adi, in-schedule kami. At that time, Friday yon nung kami nag-ikot ng hospital. Sabi nung ano, sabi ko, sige, i-ano natin to tayo, try natin. Tapos nung ano, in-schedule kami ng Tuesday, sabi niya, ma'am, isan niyo po yung mga laboratories ni husband sa akin. Lahat ng laboratories na pinaggagawa, ito di echo, lahat, yung potassium niya, yung kanyang mga sugar, yung creatinine, lahat ng laboratory na paano na namin yun. Kasi diabetic din kasi si husband. So, sinend ko sa kanya lahat. Sabi niya, very mabait na talagang mabait yung doktor. Napaka ano, siya pa yung tumatawag, siya pa yung nag-assist sa amin. Talagang mabait. Wala akong masabi din sa doktor. Kaya pasalamat din ako. Ni-research ko din yung doktor na yun. Yung pangalan ng doktor, yung profile niya. Ni-research ko, parang isa din siya talaga sa magaling na doktor. Nakita ko may award pa siya sa ano eh. Nakita ko sa LinkedIn yata yun, o sa Facebook ko nakita, ano siya, parang may award siya, kaya sabi ko, magaling yung doktor, so nagtiwala na rin ako kahit nun lang din nagtawag, syempre inisip ko, hindi naman niya makukuha yung number ko kung hindi naman dun sa tinawagan kong hospital, kasi dun lang naman ako nagbigay ng number, so dun sa hospital na yun, na maraming charity na pumupunta. Tapos, nung ano na, nag-schedule na kami, sabi niya, ma'am, alas 4, dapat ando na kayo ng alauna, kasi alas 4 po yung procedure na angiogram na gagawin natin. So, sinabi niya, 50,000, tapos yung possible nga, basta ini-ready namin 350,000. Inutang pa namin yung 350,000, my God. Sabi ko, hindi naman kami ganong maraming pera. May inutang, may client pang nagpautang sa amin. Salamat ma'am. Sabi ko, talaga napakabait ni ma'am. Wala din ako masabi sa client kasi yung client namin, nalaman lang niya na may ano si husband, pinautang din kami. Sabi ko nga, naku ma'am, talaga hulog kayo ng langit at pinautang niya kami. Tapos, ito na ma'am, ito na po, pumunta kami sa itong hospital na to, na binigay ng doktor, kung saan kami in-schedule ng angiogram. Nung sa angiogram na, 1:30 pinaakyat na kami. Ready na agad si husband. Dumating yung doktor, mga, kasi alas 4 naman yung schedule niya. Mga 3:30 nandun ako, humahangos, ano, nabasa pa ng ulan. Talaga yung doktor, pawis na pawis, basa, kasi wala daw parking. Nahirapan siya sa parking yata, wala mapag-parking yan. Pati tinakbo niya yata, tapos inabot pa ng ulan. Sabi niya, mapasensya na, pero hindi pa rin siya late kasi 3:30 ando na siya. Tapos yun, inano na si husband, nag-angiogram na sila. Ayun, nung pagtapos, mga alas 4, pumasok na yung doktor, pinapasok ako dun sa loob. Pinakita lahat yung mga, yung sa ano, sa monitor. Nakita dun yung mga baradong ugat, barado, ma'am, ito po yung nakita natin. Ang daming barado ni Mister. Barado ang ugat niya. Mabuti po pinaano nyo na agad, pinacheck nyo agad. Kasi anytime po, pwede siyang ma-heart attack. Anytime talaga pwede siyang ma-heart attack kasi ang dami daw ng barado. Yung major artery niya na barado, may tatlo na barado. Kasi kung kukumputin ko yun, Diyos ko, gumana na yung aking pagkukumpute.
250 to 70 times 3 kasi tatlong barado, tatlong stent. Inisip ko, Diyos ko, napakalaki no. Kasi dun nga sa unang hospital, 350 yung quotation sa amin sa isang ugat. Dito, 250 to 270. So, aabot pa rin. Sabi ko, Diyos ko, million pa rin aabutin ito. My God. Sabi ko, hindi ko kaya. Diyos ko, naiyak-iyak na ako. Sabi ko, ano dok ang gagawin ko? Isang timbang luha na yata ini ako, dok. Sabi ko, anong gagawin ko? Sabi ko, kailangan ba talaga tanggalin yan? Sabi niya kasi, ma'am, kapag hindi, anytime, baka hindi na siya magising. Kasi pag natutulog siya, pwedeng basta na lang siya kunin ni Lord. Ganon. Pag hindi tinanggal yung blockage na yun. Diyos ko, iyak ako ng iyak, dok. Hindi ko kasi kaya yung ganyang amount. Amount, sobrang laki, dok. So, ilan silang doktor doon. Iniyakan ko na iniyakan. Diyos ko, sabi ko, para akong ano doon, para akong bata doon. Umiyak na ako, umiyak. Siyempre, hindi ko kaya. Hindi ko naman pwedeng hindi pagamot yung husband ko. Hindi ko naman kaya yung amount. Hindi ko rin naman kayang pabayaan mawala. Wala. Umiyak lang ako na umiyak. Sabi ko, dok, siguro naawa sa kanyang mga doktor. Sabi niya, ganito na lang, ma'am, para matulungan po namin kayo. Ganito. Pero talagang ang hirap ng sitwasyon. Hindi ko rin maano. Ganun pala talaga. Pag, siyempre, pag wala ka naman pera, hindi ka naman mayaman. Siyempre, sa anong gagawin ko? Magcha-charity. Sabi ko, dok, paano ko i-charity namin kaya? Paano kayong procedure? Pwede naman, ma'am, kaya lang talagang pipila pa kayo. Baka, siyempre, baka abutin din ng mga 2 to 3 months. Ganon. Sabi ko, no, paano kung ano, kung baka parang kasalanan ko kung mamatay ng wala pang 3 months or 3, mamatay agad. Kunwari, within 1 month, hindi pa napaprocess yung sa charity. Baka naman mawala, di ba? So sabi ko, and dito na nakasalang na sa angiogram. Ito na for angioplasty na kung talagang ano, ay yung 350 ko, kulang pala yung 350 ko kasi for isang ugat lang yun. Eh, tatlong ugat na major, tapos may nakita pa na dalawa, 5 daw. Naku, sabi ko, edi ito na, hanggang sa umabot kami sa ano, sabi ni Doc, sabi niya, ito ma'am talaga ang gagawin natin para lang makatulong sa inyo ma'am, sabi niya, since andyan na rin si husband, pwede natin ang pwede lang natin gawin angioplasty or bypass dun sa scenario ni husband, kasi kung bypass abot daw ng 1.2 yata, sobrang mahal, sabi hindi ko lalo po kaya yun, bypass, pero yung angioplasty daw, maganda rin daw ang result nun sa mga pasyente. Kasi marami din daw talaga pasyente mga angioplasty, pero itatry daw nila yung angioplasty kasi kung hindi raw kaya sa angioplasty dahil pag daw matigas na yung ugat, yung bara, parang hindi na nila pipilitin dahil pag daw yun ay pinilit, pwede raw mabutas, ganun. Hindi ko alam kung mabutas yung term na. Basta yung unsafe, pag unsafe kay husband, hindi nila itutuloy, pero may babayad pa rin daw ako kasi parang nagginawa pa rin nila yung procedure. Ganon. So, may babayaran pa rin ako. So, pero itatry daw nila. So, sabi ko, sige to, wala naman akong magagawa. Parang, dun sa usapan namin, yung 5 stent, parang abot ng 5 stent, 5 na bara, ay abot ng 500,000. Parang nadagdagan ng 150. So, sobrang mahal. Yung 350 nga, inutang na namin. Paano pa yung 500, diba? Di ba, umutang na naman ulit kami. My God. Kaya lang wala din naman talagang magawa. So sa mga kamag-anak namin, sa mga kaibigan, yun ang utang-utang. Kamagbabayad na lang kami. Ganun. Ayun, anong nangyari? So pagkatapos nung ano, nung tatlong major na ugat, lumabas yung doktor, nakangiti siya. Sabi niya, ma'am, pero matagal din bago natapos, mga almost 3 hours, yung procedure, yung angioplasty procedure. Tapos nung ano na, nung tapos na nga yung tatlo na yun, nakangiti naman yung doktor, successful daw yung tatlo, meron na daw natitira na mga maliliit na, may bara pa rin pero maliliit, hindi na yun yung major na ugat na ano, parang hindi na ganun ka-complicated yung ano ng doktor, yung pagkakasabi sa akin na gagawin nila, parang easy na lang sa kanila, kaya sabi niya, wag na ako mag-alala. Tapos ayun, pagkatapos nung ano, angioplasty, ito na ang problema. Yung 500,000, hindi pa pala yun natapos sa 500. Meron pang nakita during angioplasty, meron pang isa na hindi daw nila pwedeng itira. Kasi daw, kung ititira daw nila, parang, kunwari, ang pera ko, 500,000 lang ang napag-anuhan namin. Pero ano naman daw ang gagawin nila? Konsensya naman daw kung ititira nila dahil 500,000 lang ang pera ko. Konsensya naman daw nila kung may ititira nila yun. Kasi mahahaba daw yung bara nung sa, ano, yung sa arteries. Mayroong mga ginamitan ng dalawang stent kasi mahaba. Tapos mayroong talagang kailangan lagyan pa na isa. So, umabot ng 6 na stent.
So, kung kukumputin daw talaga yon, kung per stem talaga ang bayaran, malaki daw talaga yung babayaran. Parang aabot talaga ng milyon, more than pa. Kaya lang sabi ko nga, sabi ko dok, sabi ko hindi ko talaga kaya, ganon. Hindi naman malaki ang ano ko, ang aming income, hindi naman, pag may benta lang kami, doon lang kami may income, hindi naman kami lagi may income, ganon. Ayun, hanggang sa na ano na, na ayun, in-explain ng doktor, kasi yung una naming usapan, sa 500,000 na kung tatlong stent lang ang magagawa, kasama na yung hospital bill, lahat, kasama na yung 500, parang package na. Ang nangyari, hindi na ganun na nangyari dahil nadagdagan pa nga ng ano, naging anim na bara. So, umabot ng, yung ano daw, hindi na daw nila talaga kayang i-cover yung hospital bill kasi after ng angioplasty, mayroong, syempre may recovery, dadaan pa kami sa ilang araw pa kami maghihintay sa hospital, imo-monitor pa si husband. Yun daw ang hindi nila masasama at saka yun, syempre yung paggamit ng katla ba yun? Yung ganun. Basta hindi. Meron talagang mga, sabi ko mga magkano pa dok, yung mga magiging hospital bill, mga 80 to 90,000 daw. Sabi ko, Diyos ko, di aabot na ng 600. Ayun. Kaya sabi ko talaga, sobrang laki din talaga. Pero, kung ikukumpara ko to, doon sa una ko na kausap na hospital, kung sa 350 per ano, per blockage or per arteries, na per stent, 350, ay di 1 million mahigit yun. 350 times 3. Plus angiogram pa, plus professional fee. So, baka mga 1.2 yun. Ganon, di ba? So, ngayon, ito, medyo mas mababa pa rin. Kung ano, kaya lang, syempre, mataas na to sa akin. Sobrang taas na to sa akin. Kasi 100,000 nga, mataas na sa akin. Eh. Paano pa yung ganong amount? Ay, nako, sabi ko, wala talaga magawa. Eto, may mga kaibigan, may mga kamag-anak na nag-ano din sa amin, nag-help din sa amin. Maraming pong salamat sa mga kamag-anak namin na tumutulong, sa aming mga kliyente na tumulong din. Maraming pong salamat. Talaga pong napakahirap na magkasakit talaga. Kailangan talaga healthy. Kaya lang, syempre, pag tumatanda po tayo, hindi naman tayo pabata, patanda talaga sa kinakain at saka sa yung hereditary. Malaki daw pong ano na yung pwedeng namana ni husband yung kanyang sakit. Ayun, sa mga may ganito pong problema na gusto pong malaman kung ano yung nangyari sa amin, pwede po kayong mag-comment kung sa tingin nyo mura po yung sa aming na-avail na 600,000 sa anim na arteries, na anim na stent na nagawa, anim na balloon daw ang nilagay, mayroong pang wire. Hindi ko alam kung paano yung wire, mga ganun, na ginamit. So, message lang po kayo kung mura po ba yon, mura na ba yon, or mahal, or mas makakamura po ba kayo kung doon din kayo sa aming pinag-inquiran o pinagpagawan, magpapagawa, na kung may ganito rin kayong problema. Message po kayo para i-ano ko po kayo, i-assist ko po kayo doon sa ganong ano, sa ganong costing or price kung paano namin na-abil yun, or kung paano kung nangyari, kung paanong proseso yung ginawa namin kahit nasa private po yung ano. Kasi kung charity nga po, baka sobrang tagal na nakapila, hindi pa nga po, eh syempre ang worry ko po kasi baka mamaya kunin agad ni Lord nang hindi pa nagawa yung procedure, ganun. Syempre, alam ko si Lord lang po nakakuha ng buhay natin, pero syempre baka naman po matulungan ng medical. Kaya talagang ginawa pa rin po yung best namin. Ayun po. So sana po kung makakatulong po ito, message lang po kayo. Kung mahal po yung aming procedure na nagawa, kung mahal yung aming, kung napamahal kami, pwede rin po kayong mag-comment sa akin na, ay mahal yan, mahal yung inyong ano, mas mura pa sa ganito. Mas maganda kasi po mas maraming matututunan ba. At least lang may comparison po. Ayan po, ito po si husband. Ayan, nagre-recover na po siya. Okay naman po yung kanyang angioplasty operation. Operation ba ang tawag doon? Basta angioplasty procedure na nangyari. Okay po. Ayan. So, sa ngayon po, plano po namin lumabas na ngayong araw na to. Pero, syempre, yung bill po namin, di pa namin nasisettle. So, yung iba pong ano namin, pamilya, nagbigay pa ng ano ng tulong sa amin. Naku, salamat sa aming pamilya na tumulong. Maraming salamat. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Malaki pong tulong para sa amin. At sa mga doktor na nag-ano sa amin, marami din pong salamat. Kung makita nyo po itong video na ito, maraming salamat.
sa mga doktor na nag-assist, sa mga nurse. Marami pong salamat sa inyo kasi ito po, buhay pa rin yung husband ko, kasama ko pa rin. Thank you so much. At sa mga magtatanong po, mag-comment lang po kayo dito sa aking YouTube at i-assist ko po kayo. Magko-comment din po ako dyan. Sasagot po ako sa inyong mga comment. Or kung gusto niyo po naman tumawag sa akin, pwede rin po kayong tumawag para maikwento ko po yung ano, kung ano yung mga hospital na yon. Kasi hindi ko pa pwede sabihin dito yung mga hospital kasi baka may malabag po akong kanilang mga privacy or kanilang mga procedure or mga yung kanilang kung ano man po yung mga policy nila sa hospital, kasi syempre baka bawal po yun, baka mami makasuhan pa ako, diba? Kaya hindi po ko ismi-mention dito. Sasabihin ko na lang po sa inyo kung kayo po ay tatawag sa akin para kayo po ay mag-guide lang. Or pwede ko rin po ibigay yung doktor na nag-assist. Sabihin nyo lang po na may isang pasyente na nagbigay ng number nyo. Baka po matulungan din kayo. Hindi ko lang po alam kung ano, kung ganun din po ang magiging scenario, ganun. So marami pong salamat at sana po kung ano, kung kayo may katanungan, message lang po. Or pwede nyo po akong add sa Messenger, sa Facebook, Cora G. Sakdalan. Ang aking pong ano, ang mga vlog ko po ay mostly sa bahay, house and lot, mga porcel ng mga bahay at lupa, mga property, ganun. Pero ito po ay kakaiba sa vlog ko kasi ito po is related naman sa ating health. So, senior ko lang po ito para sa mga nagtatanong din namin mga kaibigan, kung ano nangyari. Tapos sa mga nagtatanong ng mga ano, kung saan hospital, kung ano. Kasi marami din po nagtatanong sa akin kung paano na-detect yung heart problem ni husband. So, ito po kasi si husband, magaling po ito magpa-check up. Every 3 months po, pa-check up to ng pa-check up. Pakuha ng laboratory, pakuha. Kasi nga yung sa history niya, natatakot siya. So talagang ang maalaga po siya sa ano, sa kanyang pagpa-check up. Kaya nag-o-over limit na sa pagpa-check up kami dun sa aming card. So, wala talaga kami nagamit na card. Kaya talaga magka-cash out po. Ayun, marami pong salamat. Ang dami ko na pong nakwento. Thank you so much. At ingatan po natin ang kalusugan at talagang mahirap magkasakit. Diet. At manood tayo ng mga video ng mga doktor. Katulad ni Dr. Willie Ong, yan pinapanood namin. Kasi malaki din po ang tulong. Sa ngayon po kasi nag-aano ako, naglo-low carb diet. Kasi yung ano yung sa low carb, ikwento ko na lang po yung low carb later on. No? Kasi kay Doc Rojo naman po yon, nagpapalo ako sa kanya kay Doc Rojo. Pero ito si husband kasi, syempre hindi naman siya naglo-low carb. Ang matigas ulo niyan, hindi naglo-low carb. Pero ako naglo-low carb, nag-lose weight po ako sa low carb. Sobrang laki na po ng nilose weight ko. From 61, 51 na lang ako ngayon, 10 kilos po na lose weight ko. Tingin ko mas gumaan po ang katawan ko. Pero sa ibang ano ko na po yon, sa ibang video ko na po yon i-share. Ito lang po ang aking i-share about ito sa angioplasty ni husband. Thank you so much. Keep safe po sa lahat. Cora Sakdalan po. Ang messenger ko po, Cora G. Sakdalan. Ang aking pong profile doon, merong ano, yung own a house. Thank you.